Libre palang dak. Oo, narinig na raw ni Senadora Aimee Marcos ang tungkol sa People's Initiative. Pero hindi niya ibinunyag kung saan niya ito narinig. Nauna nang sinabi ni Marcos na nagagamit ang programa ng gobyerno kapalit ng mga pirma para sa cha-cha o charter change. Sa panayam ng Super Radio DZWB, ilang beses binanggit ng senadora si Speaker sa panayam. Well, eto ha, pinangalanan na po ni Senator Aimee. Alam niyo po ako hindi maka-Aimee at hindi ko po isasabihin sa inyo na iboto niyo siya. Kung siya ay tatakbong senador ulit, hindi ko sasabihin iboto niyo siya. Pero this time, maganda tong binubo ko niya. Maganda to, binubo ko niya yung kanyang pinsan. Pinangalanan po. Ha? Pinangalanan niya si Speaker. Ah. December pa niyang narinig. So sa madaling salita, ulitin ko, hindi yan People's Initiative. Tamba Initiative yan. Politiko Initiative. Galing sa kampo nila yan. Sila ang nagpapakalat niyan. At hindi pwedeng tatahimik lang kayo dito, Speaker Romualdez. Pinangalanan kayo, sumagot kayo, magpakalalaki kayo, pinsan nyo yan. Hindi po ito paninira. Kasi kung ito paninira, ito ay manggagaling sa kampo ng ibang kalaban ninyo. Pero this time, kapartido ninyo, kaparehas ninyo ang kulay, parehas kayo ng sinuportahan, kasama nyo sa unity, kamag-anak, nyo pa. Ibinubuking ka. Pinapangalanan ka. Staff mo. Dapat magsalita ka dito kasi kung hindi ka magsasalita dito, ha? Dapat kasuhan po yan. Kasi bribery po yan eh. Matindi tong paratang ni Aimee sa'yo. Sarugutin mo ang ating senador. Kung ikaw ay talagang matapang na speaker, ha? Yung tawag ni Aimee, sinusundan lang po namin. Identified niyo po ba na si Speaker Romualdez ang nasa likod nito? Kasi mula nung pumutok ito, hindi po siya naglalabas ng statement. Lahat ng... Yun ang nakakaduda ron. Simula nang pumutok, hindi siya naglalabas ng statement. O, pakinggan natin, ha? O. Staff niya, yung mga pangalan na nagtetext sa mga tao tapos yung mga numbers, mga staff ng speakers. Yan. Tingnan mo ha. Ibig sabihin, yung staff ni Speaker Romualdez ang gumagapang, ang gumagalaw, ang tumatawag, ang nagtetext. Again, this is not fake news. Galing po ito sa pinsan nyo mismo. Galing ito sa community niyo mismo. O ano na? Kaya nakakabingi yung katahimikan mo. Kasi kung tahimik ka at yung staff mo involved, dalawa lang yan. Inutil kang speaker, inutil kang leader kasi hindi mo kayang diktahan, hindi mo kayang pigilan yung mga staff mo. Or kasabwat ka. At ako sa tingin ko, hindi ka inutil na hindi mo kayang pigilan ng mga staff mo. Ako, mas dun ako sa kasabwat mo yan. Staff mo yan? Hindi mo alam ang ginagawa? Nagpapa People's Initiative? Ano yan? Staff Initiative? O Tamba Initiative? O People's Initiative? Sagutin mo yan. Again, ang dami ng sigaw ng tao, sagutin mo yan. Anong ginaantay mo? Nagtatago ka sa pantry. Para dyan sa pantry, mag-meeting kayo, tapos aantayin mo ibang congressman na ipagtanggol ka. Hindi, ikaw ang pinangalanan mismo. Ikaw, speaker, staff mo, pinangalanan ng pinsan mo mismo. Ikaw ang sumagot. Tingnan mo ha. Kung ikaw ay nangangarap maging presidente, kung ikaw ay nangangarap maging prime minister, yung ginagawa mo nang nakatago, yung ginagawa mo pananahimik na dumadaan ang bansa na ito, galit ang Senado, sinasabi nila hindi ito dapat mangyari, pati yung pinsan mo nagsasalita, tapos ikaw tahimik. Anong klase kang leader? Paano ka magiging pangulo kung ganyan klase ang iyong leadership? Feli Balesa Snell, maraming salamat po. Paano ka magiging prime minister? Hindi
Diba? Oh. Simpleng-simple lang naman yun eh. Ngayon palang kitang-kita na yung leadership mo eh. Yung leadership style mo. Pinapangalanan kaliwat kanan. Anong ginagawa mo? Aantayin mo na naman ipagtanggol ka ng ibang congressman? Ayun, pinsan mo yan, oh. Huwag mo sabihin, tinutukan ko ng baril si Army para ilaglag ka. Hindi ko siya kilala. Hindi ko kayang diktahan si Senator Army. Senator yan, eh. Pinaparot lang namin kung ano sinabi niya. Eh, yan ay pinapatunayan mo lang, hindi mo kayang maging leader. Hindi mo kayang maging mabuting presidente. Hindi mo kayang maging mabuting prime minister dahil napaka-weak leader mo kung hindi mo kayang sagutin pinapangalanan ka ng diretsahan ng isang babae. Tatahimik ka lang. Iba sasagot para sa'yo. Antayin natin. Ha? Antayin natin kung sasagot ito si Speaker. Antayin natin kung ipapasa na naman niya at iba na naman ang magtatanggol sa kanya yung mga congressman. Lisa Tatoy, thank you po sa Facebook stars. Sabi dito ni Ellie, ah, oh. Buti nagsalita si Amy again sa kasi niya. Correct. Buti. Well, anong gagawin natin dyan? Kung ganyan-ganyan lang yan. Oh. Papayag ba kayo? Dedemahin lang? Wag. Kaya sabi ko sa iyo, kung meron man silang gustong mangyari, ililigaw nila. Ha? Tingnan nyo kung inaatake si Tamba. Tingnan nyo kung yung mga vloggers ninyo ay talagang nakabantay kay Tamba. Kasi ibahin nila yan eh. Oh, sabi dito, pwede ba mag-prime minister na di alam ng mga tao tapos gugulatin nyo ang buong Pilipinas? Palaki talaga problema mo, Tambaloslos. Kasi po, ang mag-e-elect po ng prime minister, kasi mag-e-elect tayo ng congressman. At ang mag-e-elect ng, pagka naging parliamentary tayo, ang mag-e-elect ng prime minister ay yung pong ating mga congressman. Oh, what can you expect sa congress natin? Sino pa e-elect niya? Eh di si Speaker. Oh, sabi nga ni ano, sino makikinabang dyan sa PI na yan? Eh di ang Congress, number one si Speaker. Ah, di ba? Sabi dito, ipatawag na si Tamba, si Amy, Congress, tapos i-contempt. O, dapat paimbestigahan nyo din yan. May punto po. Ha? Total, binuko mo na yung pinsan mo, Amy. Sana wag ka lang dakdak. Ipatawag nyo sa Senado para maimbestigahan. So, hindi mo masisisi yung tao na siya yung tinutumbok. Mukhang surprise gift daw para sa SONA. Eh di surprise. Talaga lahat tayo na. Surprise sa PIPI na yan. Nakaka-nervous naman. Hindi ko alam kung alam niya o hindi. Oh, yun. Oh. Yan sabi niya, hindi ko alam kung alam niya o hindi. Pinapatunguyan yung kapatid niya si Marcos. Ito, palagay ko, dapat din magsalita dito si Marcos. We cannot blame the people na kahit na alam natin walang pakinabang si Marcos dito sa People's Initiative dahil ang magiging ano naman dyan ay ang Congress at ang magiging Prime Minister dyan ay galing din sa Congress. No? Dapat magsalita si Marcos dito kasi kung hindi siya magsasalita dito at mananahimik din siya, ha, bilang isang presidente at ang number one na problema ng bansa natin ay People's Initiative. Kahit hindi siya makikinabang, kailangan gumalaw ka. Kasi pag hindi ka gumalaw, it means kasabwat ka at nakakaduda po yan. We cannot blame the people kung yan ang isipin. So kailangan din magsalita. Alam mo, palagay ko si BBM ay dapat gayahin niya si Amy, yung kanyang kapatid eh. Ha? Dapat mag-usap tong dalawa. Paano ba natin, ano bang gagawin natin dito sa pinsan natin? Dapat mag-usap sila. Ay, may parang siya na ang presidente. Ba, ayusin nyo yan. Kayo, Marcos, ang masisira dyan sa pinsan ninyo.
Buti nagsasalita na nga si Aimee. Antayin natin kung magsasalita si Marcos. Jocelyn Damian, thank you po sa stars. Jocelyn Damian. Sabi pa ng senadora, 20 million pesos nga raw na halaga ng social protection o ayuda kada distrito ang alok ng mga staff ni Romualdez para makalikom ng pirma. 20 million kada pirma. Uy, nako. Ha? Naka LX 300 na ako niya. ilan yun, no? Oh, may resort ka na, may Land Cruiser ka pa dyan. 20 million kada distrito. O saan kukunin? Ayuda. O ano ba yung ayuda? Pera mo. Pera ng taong bayan yan. 20 million. Hindi ako nagsabi, ha? Speaker, wag mo akong ipatawag. Inuulit ko lang, dinidiinan ko lang yung sinabi ng pinsan mo mismo. Community mo mismo nagsalita. Kung gusto mo ako ipatawag, ipatawag mo muna yung pinsan mo. Dalawa kami. Oh. Siya naman nagsabi. Totoo ba yan, Speaker? Pasinungalingan mo kung hindi totoo. Dahil pag hindi ka gumibo dyan at nagtago ka sa pantry at ibang congressman naman ang pagtatanggol sa'yo, nagbibigay ka nga ng 20 milyon kada distrito. Aba, sarap buhay. Kaya naman pala, pag eleksyon, nagpapatayan ang mga barangay captain. Pag may mga ganito, eh saan dadaan yan? Eh di sila yung mag-aati-hati. Oh, 20 milyon ba naman? Oh, pirma lang yan. Maglalakap ka lang ng pirma. Laway-laway lang yan eh. 20 milyon. Oh. Ngayon, alam nyo na. Ha? Kung bakit sila nag-aaway-away kahit maliit ang posisyon. Ha? Ganyang kalaki ang kikitain. Habang ang taong bayan hirap, nagre-reklamo, kakaantay ng 20 pesos na bigas. Kayo, 20 million. Oh. Ano bang Tagalog ng million? Million. Oh. 20 pesos ang ine-expect ng taong bayan. Ang binigay ninyo, 20 million. Saan? Bawat distrito. Mga loko-loko talaga kayo, ha? Huwag na kayong papabudol muli. Tatandaan ninyo, huwag nating bitawan tong PI na ito. Sinubukan po li namin kunin ng reaksyon ni Romualdez, pero wala pa itong tugon sa amin maging ang kanyang tanggapan. Okay, tamo? Wala ka eh. Hindi ka naimik eh. Sumagot ka, oy! Ay, naku. Nograles, ikaw na nga sumagot kung ayaw sumagot niyan. Baka mamaya nakatago sa'yo yan si ano eh. Hindi kasi ikaw Nograles, mayroon ka rin sabit eh. O, diba? Pinangalanan ka rin. Pinangaralan ka rin ni Pulong. Nagpapa-effect ka dyan ng pirma dyan sa Davao. O, di ibig sabihin, kumita ka rin ng 20 million? Nograles? Ah, ganun kasimple yun eh. Ano sabi ni Aimee? 20 million kada distrito. Nograles, nagpapapirma sa Davao. Ano ibig sabihin nun? Kumita ka, Nograles, ng 20 million? Nakoy, nagtatako lang. Nagtatanong lang. Alam ko, hindi ka kumita ng 20 million. Patunayan mo sa taong bayan. Sagutin mo yung taong bayan. Magsalita ka. Huwag kang tumago dyan. Kasi ako naniniwala, hindi ka tumanggap ng 20 million eh. Ang problema mo yung taong bayan. Patay ka dyan. Hindi naman importante kung ano paniwala ni Consoli. Ako hindi naniniwala, hindi mo kailangan ng 20 million. Mayaman ka na eh. Kaya ang problema, taong bayan. Anong binili mo sa 20 million? Pag ganun ang tanong ng taong bayan. Saan mo dinala yung 20 million kung ganun ang tanong ng taong bayan? Kaya ba nilalaglag mo ang Davao, pinagbibili mo ang mga Davaoenos? Oh, kung ganyan ang tanong ng bayan, anong masasagot mo dyan, Nograles? Oh. Abi, ano ba kayo? Politiko o sindikato? Paano kung ganyan ang tanong ng taong bayan? Diba? Abi,
alsang sindikato kayo, hindi na kayo alsang politiko eh. Paano kung ganyan ang sabihin ng taong bayan? Tatahimik ka lang. Oh. Kailangan sagutin mo yung paratang sayo ni Pulong Duterte at ni Amy Marcos. Dalawang mga apelyido matitikas yan. Binabantaan ka, binasabihan ka ng ano? Kaswapangan mo. Pati Davao, alam mo namang nilinis ng Duterte ang Davao, lakas na. Ang lakas din ng pace na ito si ano. O paano kung ganyan ang sabihin ng taong bayan? Ang lakas ng pace mo, kapal ng pace mo. Davao pa. E alam mo teritoryo ng mga Duterte yan. E alam mo galit sa mga kurakot yan. O paano kung ganyan ang sabihin, ang kapal ng pace mo? Ano sasagot mo? Tatahimik ka lang. Sumagot ka, Nograles. Nung sinisikil mo si Ka Eric, lakas ng salita mo eh. Ngayon, tahimik ka dyan, Nograles. O, katulad nito, paano kung ganito ang tanong ng mga tao? Sindukato ang mga Hudas ng mga yan. O, ano sasagot mo dyan? Tatahimik kayo? Ito sabi, yung 20 pesos na bigas naging 20, yung sinasabi natin kanina eh. Ay, takot ay tahimik kayo dyan oh. Oh, maraming salamat, Rasi, Terasha, and Elmer Tormis, Clarabal sa Stars. Thank you po. Diretso po tayo. Naghahina ng resolusyon si Senadora Marcos para imbisigahan ng umano'y signature buying para sa Chacha. Ayan, wag na yang mga makabayan na black, epal lang yan. Makabayan black, epal, kayo nga nagsabuatan dyan para bigbigan. Birahin nyo si Sara eh, tapos ngayon kakwestiyon-kwestiyon kayo sa PI. Ano kayo, nagpapalaki ng epal? Ewan ko sa inyo. Eh kung may tiwala kayo dun sa makabayan black, kayo na lang, ako wala. Wala kayong magagawa. Opinyon ko yun eh. Hindi, wala akong tiwala dun sa yun. Kunwari pa. Kayo, bumira kay Sara. Tigil-tigilan nyo nga kami. Hindi, yung mga makabayan black ha. Kasi ang next nito, makabayan black, magagalit eh. Ha? Magagalit dyan sa PI na yan. Huwag nyo nga, tigil-tigilan nyo nga. Eh kayong sumabwat dyan kay Tamba. Dinimanda nyo pa ang Duterte. Sinikil nyo si Sara Duterte, baliw kayo, tapos ngayon magagagan. Walang maniniwala sa inyo, kayo mga... Panahon na para magsalita kayo, sagutin nyo yan. Basta, wag nating tantanan to ha. Sa social media, saman kayo mamunta, nawala na nga tayo sa audit eh. Kita nyo kung paano natin sila niligaw. Ay, baano tayo niligaw? Nawala na tayo sa audit. O, ngayon, tatangkain na naman nilang mawala tayo sa issue ng PI. O, nawala tayo sa audit, naipasa na yung napakalaking budget sa Kamara ng 2024. O, ngayon, ano? Baka mamaya na ilusot na yung PI. Mag-iingat po tayo dyan, ha? Moment 10.